water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes.
The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, give you His peace or shalom. The Lord bless you indeed and enlarge your territories, His mighty hand to be upon you and give you His protection. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus, the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all now and forever. God's standards are so high, but His grace is so deep na kaya kanyang abuti. And His love is so wide that it can accommodate all who come humbly to Him. Kristiyano, hindi mo pwedeng pigilan to honor the Lord, the God who created the heavens and the earth. God can provide you security. Kung ikaw ay marami kang mga alalahanin sa buhay, yung iniligtas ka ng Panginoon, meron kang security sa iyong kaligtasan, yun ay sapat na upang magkaroon ka ng kapayapaan. Do you want to overcome fear? Do you want to overcome panic? You need to come to the Lord. He is your safest hiding place. God said, if my people, not the people of the world, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. God said, I will forgive your sins and I will heal your land. The real message today is not gospel prosperity. The real message today is prepare for the second coming of Jesus. Jesus is Lord over Pampanga. Jesus is Lord over the Philippines. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord over the whole earth.
and say, our God is not dead. Magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sa umaga pong ito, sama-sama nating parangalan, luwalhatiin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to your name, O God. Let us magnify the name of Jesus. Jesus.
worthy, O God. You are our strength sa lahat ng panahon, Panginoon. Ikaw ang aming lakas. Ikaw po ang aming sandigan. Ikaw po, Panginoon, ang aming tagumpay, ang aming kalakasan, ang masasandalan sa lahat ng kapanahunan. Oh, Jesus, we worship you. Patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon. Sama-sama po natin siyang sambahin at parangalan. For you are our all in all, O Lord. Hallelujah, Jesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in Sinamahan
samahan mo po kami sa aming pagpupuri at pagsamba. Inihiling din po namin na samahan mo kami sa pakikinig ng iyong mga salita. We pray ang anak mo po na gagamitin, reveal your word unto him. Sa mga nais mo pong sabihin sa aming mga buhay, gamitin mo po siya bilang isang vessel at maluwalhati ka po sa kanyang buhay. Anoint mo po, Panginoon, ang aming preacher. Bless mo po ang aming preacher. Pagpalain mo po siya at lahat po ng mga nakikinig at makikinig pa sa kanya-kanyang mga tahanan. Salamat po sa araw na ito. We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang araw sa lahat, a blessed Sunday, church, and to all of those joining us via this online worship service. Kumusta na po kayong lahat? And I just believe with all of my heart na hindi po nagkukulang ng kapayapaan, himala, kabutihan, at pag-iingat ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Well, we're in week 2 ng ating pong preaching series for this month of May, One in Christ's Character. And let me just continue to encourage po ang lahat ng mga kapatiran. Salamat sa pagkakataon that while we cannot gather together physically, sapagkat nasa ECQ pa rin tayo, yung ibang lugar ay GCQ, General Community Quarantine. But praise God because we can still
worship the Lord together in your homes. Kaya salamat sa Panginoon sa isang simple program that we're doing. Sa bawat tahanan, may simbahan. Sa bawat pamilya, may kapilya. Right in your very home. God is unlimited in distance, space, and time. So, we praise God for that. Yamang tayo po ay nasa lockdown pa rin na tinatawag natin sa ating bansa ng enhanced community quarantine. For this week 2 of our preaching series, ang message title ay Sacred Lockdowns. Sacred Lockdowns. It's about establishing the spiritual discipline of spending time with God. Bukod pa po sa COVID-19 na ngayon ay madalas na laman ng mga pahayagan, itong coronavirus na ito, buong mundo, it's a headline every day. Tinitignan yung status ng mga nangyayari. Isa po sa mga sikat na salita ngayon na kinamumuhian ng marami ay ang salitang lockdown. And we cannot blame people because we feel na parabagang tayo ay nalilimitahan. Maraming bagay na dating ginagawa natin na hindi natin pwedeng basta-basta gagawin. And if we will see the word lockdown sa dictionary, it means a state of isolation or restricted access instituted as a security measure. And because of its negative connotation po, ang naisip ng ating pamahalaan, instead of tawagin itong lockdown, ay tinawag itong enhanced community quarantine or ECQ. Para hindi nakakatakot pakinggan ano po, na parang bigla kang ikinulong. So in a way, para siyang mas palatable, mas acceptable siyang pakinggan. Marinig pa lang ito ng iba ay banas na, inip na inip na. We don't want it. But of course, we all know we need it. Ito po ay kailangan natin upang nang sa ganoon ay maingatan po tayo at tayo ay hindi makasagap ng deadly coronavirus infection na ito to prevent the further spread of this deadly coronavirus. But then, come to think of it, sometimes we feel imprisoned and yet in that state ay may pakinabang po sa atin. So it's understandable that this word lockdown was used by our government. Okay lang po ito. To protect and not just to get our liberty na parang tinanggalan tayo ng kalayaan. So it's a good lockdown. However, may mga tinatawag na lockdown din na hindi maganda, which is, for instance, illegal detention. It's a criminal case. So another is, we know from the scripture that the devil is putting people into some so-called lockdowns that are destructive in nature. The Bible calls them bondages. That is why the Lord Jesus Christ came to set us free mula po sa ganitong uri ng mga lockdown. He came to set us free, and sabi ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. So today, we're not talking about those negative lockdowns that does harm, but titingnan po natin ang mga lockdowns na napakahalaga pala at kailangan po natin sa ating buhay. And kapag naunawaan, we will appreciate them instead of detesting them. So these lockdowns will powerfully and positively impact our lives. So we're talking here of sacred lockdowns, in particular, spending time with God intentionally. When you pray, do not be like the hypocrites,
for they love to pray, standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray. Sounds to me like lockdown. Pray to your Father who is in heaven or who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So establishing key spiritual disciplines could be considered as sacred lockdowns. Again, we don't necessarily like them in the natural sense. Nonetheless, we do them and we need to do them sapagkat may mga long-term benefits po ang mga ito. In fact, studies show that people who succeed in life develop healthy routines and habits that contribute sa kanilang mga magagandang long-term goals. Magandang paalala ng isang leadership guru, si John Maxwell, ang sabi niya, champions don't become champions in the ring. They are merely recognized there. If you want to see where someone developed to be a champion, look at his daily routine. Madaling salita, ang sabi niya, yung mga kampyon, hindi sila nagiging kampyon sa ring. Na-recognize lang sila doon. Hindi sila all of a sudden ay naging kampyon bigla nung umakyat sila sa ring. Sapagkat bago sila umakyat sa ring, may ginawa sila sa kanilang routine that made them champions, recognized as champions nung sila'y pumasok na sa ring. Sa buhay ay ganun din. Very important that we check our daily routines if they contribute sa ating inaasam na tagumpay sa buhay. Sa banal na kasulatan, mahalaga po ang mga sacred spiritual disciplines or lifestyle. And to us Christians, we have what we call the lifestyle of a spiritual champion in Christ. The first one is really personal devotional time with the Lord. Napakahalaga po nito. Ikalawa yung corporate worship. Pagsambang sama-sama na ngayon hindi natin magawa, but we do it via online. And then we have the support groups or we have the life groups. We need support systems. And then discipleship, patuloy na pagpapalalim sa buhay espiritual. That's why we have the LDT and discipleship activities. And then of course we have stewardship, pagsisikap na maging mabuting katiwala in all aspects of our lives, in relationships, in responsibilities, in our resources, and then in our responses, which includes our attitude and our character. And so today, ito pong mga disciplines na ito mahalagang lahat, but we will focus on, I believe, the most important one, which is our personal devotional time with God. We call it a very important sacred lockdown. Ito pong mga spiritual disciplines na ito enhance our spiritual formation and our character. They are conducive to help us to be strengthened spiritually and to stay focused. So, ano ang mga benepisyo at ano po ang mga dahilan why we need to establish this sacred lockdown of spending time with God? I want to share 4 very important reasons and benefits. The first one is for spiritual survival. We need this sacred lockdown of spending time with God for spiritual survival. So, ito pong ECQ na ito, alam natin, kaya natin ginagawa, not because we want to do it, but because we have to do it. Kailangan natin siyang gawin, kahit na po ayaw natin. Bakit? Because it's now a matter of survival. And I hope that God's people and people of who wants na maranasan ang tagumpay sa kanilang buhay ay makita ang panalangin as a matter of spiritual survival. Kapag ka po tinignan natin, really, ang laman, ayaw ng panalangin. We really need to adjust
certain lifestyle for survival reasons. May tinatawag na termino ngayon of identifying a new normal. Sapagkat kung gagawin mo yung mga dating ginagawa mo, hindi ka magsusurvive. You've got to learn how to adjust some things, your habits, in order for you to cope up. Kaya, this is true physically, this is also true spiritually. Halimbawa po, kapag mayroong bad habit ang isang tao ng pagkain, talagang dapat i-adjust po niya ito. Why? Because it imperils his or her health. Nanganganib ang kanyang kalusugan, and in ignoring this will not make the problem disappear. Kung po pwede nga lamang na bukas kinabukasan iwala ng COVID-19, ano ho, ang sarap. But this is now a brutal reality we have to face. Kaya ngayon, the way people look at a doorknob is different than they look at it before. Dati ay yung alcohol hindi pinapansin, ngayon mahal na mahal. Dati laging cellphone lang ang nasa bulsa ng tao, ngayon sa isang bulsa, cellphone sa isang bulsa ay alcohol o kaya sa isang bag niya. So, there are some things that we really have to adjust. This is true physically, and this is also true spiritually. Spending time with God is a must. Kahit minsan ayaw natin, but this is important for us. Look at some of these ideas. Ang Lord Jesus Christ mismo po, dahil alam niyang ito'y mahalaga, inutos po niya ito. Ang sabi niya sa Luke 18:1, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Lagi daw manalangin at huwag manghinawa. And then he modeled it himself. Ang sabi ng Mark 1:35, before daybreak the next morning, Jesus got up, went out to an isolated place to pray. He's the Son of God. So inutos niya ito, hindi lang niya inutos, ito ay kanyang minodel out pa rin. Apostle Paul also is exhorting the believers, pray without ceasing. Make it your intentional lifestyle. You cannot ignore it. We need it for our spiritual survival. Ngayon, marahil ang isang katanungan pa, bakit kaya na ang hirap mag-pray samantalang kung tutuusin ay parang simple lang, pero bakit ang hirap gawin at ito'y magawa ng consistent? The Lord Jesus Christ mentioned the reason. Ang sabi po ng Matthew 26:41, keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. There you go. Now, literally, the disciples here ay pagod na sila, inaantok, but at the same time, it also speaks of the spiritual weakness of the flesh, yung tinatawag na sin nature. At hindi man alam ng maraming mga tao, there's some sort of a tug of war na nangyayari sa kaloob-looban ng tao. Look at this, ang sabi ng magandang balita, Biblia, sa Galacia, Kabanatang 5, Talatang 17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. So that will tell us something bakit ayaw ng iba na manalangin, samantalang pwede namang manalangin at ang tamang may napakaraming mga benepisyo. Romans 8:7 says, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. Kaya po, kapag ang isang tao ay itinulot niya na makontrol siya ng sin nature, ang kanyang sarili, dumarating ang pagkakataon, pati kasalanan na nagpapahamak ng kaluluwa, ginagawang libangan. Now, this may encourage us. According to psychologists, it will take about 21 days to form a new habit. Madaling salita, pilitin mong yung sarili, gawin mo ito consistently for 21 days. Initially,
it will be a part of you. At kapag itinuloy-tuloy natin ito, then it will have a greater permanence in our lives until it becomes a new normal. Halimbawa, may mga tao po na dati ayaw mag-exercise. Pero nung sinikap mag-exercise, at first they hate it. They really hate it. Pero bandang dulo, naging habit, they see the good results, they get motivated, hanggang sa hinahanap na nila at yun ay naging new normal sa kanilang buhay. So that will be very, very encouraging. First, spiritual survival, and may this happen to us. We need to come to a point where our personal devotional time with the Lord of praying, worshiping, getting into God's Word will no longer be just a dreaded duty to do, but a delightful devotion we enjoy. Let's all pray na dumating po tayo sa ganon. Now, ikalawang bagay, why we need to establish this sacred lockdown, especially of spending time with God, ang tawag ng iba'y quiet time. Ang problema ay masyadong naging quiet na ngayon yan sa iba. Wala nang time, hindi na pala ginagawa. At mas, please don't get me wrong, mas absorb siya ng ibang klaseng wala namang masamang gagawin, but if it's taking too much of their time and it robs them of the time na mas dapat gamitin productively. So, nabalitaan ko lang ho, maraming tao ngayon, so very, na-addict na sa social media use. Walang masamang mag-TikTok. Pero nabalitaan ko na ngayon, 3 hours, 4 hours. That's okay. Clean naman daw. And nakakalibang. Just don't overdo it, please. Pero ako, meron akong i-introduce na mas maganda kaysa sa TikTok eh. Ang tawag ko ay talk. Talk to God and let God talk to you. Talk. Lalakas ang iyong spirito, marirefresh ka, and you will feel different in this life. So, yung quiet time, wag lang puro quiet. Let's really do it. Now, what can we see here? Because the second thing is spiritual renewal. Spiritual renewal. Why do we need it? Because we get depleted. Spiritually, emotionally, we are not always strong spiritually. Kinakailangan po merong renewal. Mahalaga po na mabago ang pagtanaw natin sa panalangin at debosyon sa Panginoon. Because there are some people that see personal devotional time with God as a punishment. But the truth is, spending time with God is not a punishment to endure, but a privilege to enjoy. Kapag ka po ito ay naunawaan, then this will bring a great, great blessing to us. Ito po ay God's ordained way for the believer to be spiritually powered up. Para ma-power up tayo, makatanggap tayo ng spiritual na protection from evil forces that are arrayed against us. At sa magitan po ng daily practice na ito, we receive the Lord's blessing of wisdom to our decision, guidance to our endeavors, and the release of God's grace and favor in our lives. Madaling salita, ganansyang-ganansya lahat, walang talo, panalong-panalo ka, kumbaga. Ang pinakamadaling ilustrasyon dyan ay ang mga equipments katulad ng cellphone. Ano man ang ganda ho ng feature ng isang cellphone, kahit mamahalin pa yan. Kapag hindi mo yan chinyarge up sa isang outlet, power source, hindi mo magagamit ang cellphone. Halos baliwala ito. So, ang simple parallel is that we cannot self-generate power to ourselves. We need a power source. And the Bible tells us, the Lord is a source of our strength. We simply connect and tap into the source of our strength. Look at Isaiah 40:31, ang sabi po dito, but those who wait upon God get fresh strength. They spread their wings and soar like eagles. They run and they don't get tired. They walk and don't lag behind. Yan po ay salin ng The Message Bible.
Dito rin sa Luke 24 verse 49, nagbili ng Panginoong Jesucristo. What comes next is very important. I'm sending my Father, what my Father promised to you, to stay here in the city until He arrives, until you're equipped with power from on high. Luke 24, 49, the Message Bible translation of the Bible. Marahil ang tanong, so how do I conduct my personal devotion with the Lord? Ito po'y tinatalakay in detail sa mga seminars, so I'll not delve into too much detail. But let me give you an idea because it's really wonderful because napaka-praktikal. So why and so how do I conduct a personal devotion time to the Lord? First is, really draw near to God. Mayroon kang kamalayan na gusto mong lumapit talaga sa Panginoon. Ipadama mo sa Diyos na hinahanap mo siya. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, God hates the proud, but He gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the hand of Almighty God, that He may exalt you in due time. He gives grace to the humble. And then, the practical part, so that's the attitude, the practical part is start with a smaller chunk of time, done consistently, and then progressively. Kaya meron tayong tinatawag na just to start with this very powerful sacred lockdown, ang tawag natin ay 555. Hindi ho yung sardinas. 555 is just a quick reminder, 5 minutes worship. Alright, intentional yan. Sambahin mo ang Diyos. Sing a song or play a worship song. Then sing along with that song. Intentional. Okay, 5 minutes worship and then 5 minutes prayer. Okay, and then 5 minutes Bible reading and meditation with journaling. And then progress into 15 minutes worship and prayer and then 15 minutes Bible reading, meditation with journaling. So that's 30 minutes. In fact, the Lord Jesus Christ said, can you not pray with me 1 hour? Sabi niya sa mga alagad in Matthew 26. So, dumating tayo dun sa wag nating nirarush up masyado ang Panginoon. So, yung ilang mga details, attend, very helpful seminar. Ang isang pattern ng iba ay MPQA. That's a very good pattern. M, message, ano yung naunawaan ko sa mensahe. P, may pangako bang aangkinin? C, may utos ba na may gagawin ko? W, warning to heed. A, application. Pero para madali, ask these two questions whenever you conduct your personal devotion. Number one is, in this passage, what does God want me to know? Okay? Ikalawa, in this passage, what does God want me to do? And then write it down. It's very helpful. Writing clarifies your thoughts. Writing crystallizes your thoughts. And it's a very important practice, lalo na sa mga gusto nilang lumago sa kanilang buhay espiritual at lumalim sa kanilang kalapitan sa ating Panginoon. Now, some people are saying, why do I still need to meditate on the Word of God? The parallel question is, do you need to eat food for your body to survive? Of course, yes. You can never survive spiritually and emotionally without the food of your spirit and your soul. Kaya, yung meditation, dapat hindi ho natin yan minamadali. It will take some time. You've got to engage your thinking. Hindi yung naglilipan ng yung kaisipan. Kundi irerespeto mo ang Panginoon, impressing to Him, Lord, I really want to hear from You. And you'll be amazed, God will speak to you in such a personal, powerful way. Get this, please. Bible reading and meditation feeds our mind, our heart, and our soul with the Word of God until our reflections will become our deep convictions that will influence our decisions and actions in life. Yung iba, kulang ho ng meditation, kaya mababaw, hindi nito na itatawid sa kanilang the way they analyze and make decision. Hindi kasi nagiging conviction. The Word of God must be a deep conviction that will guide our decision and our action.
So, nagtagumpay ang sacred lockdown kapag humantong sa ganun ang salita ng Diyos. And in the Bible, one of the Bible characters na very successful ay si Joshua. And this guy received training from Moses. And he led the conquest of the promised land. Nagtagumpay siya. Ginawa niya ang bili ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. And God's strategy for success did not change. Ito pa rin ang susi ng ating Panginoon. Crisis will come in life. And when that happens, we better make sure that our foundation is a solid rock foundation. This is the sacred lockdown that we're talking about. Spending quality time with God. Glory be to Jesus. Glory be to God. Ikatlo po, spiritual victory. So bakit mahalagang mga sacred lockdown na ito na kahit ayaw natin, pero kailangan pa rin gawin? Spiritual survival, it's for our spiritual renewal, and then it's for our spiritual victory. Why do we need this sacred lockdowns? Because every day, makakaranas po tayo ng mga makakaharap na digma ang labanang espiritual sa buhay. There are really forces that will try to destroy your life, the Bible tells us. Sa John chapter 10, verse 10, there is a sinister being na ang tawag ng Bible ay devil. Sa salitang Griego ay diabolos. Nang ibig sabihin ng diabolos ay destroyer. So, yun lang ang motibo at misyon ng sinister being na ito, to steal, to kill, and to destroy. Ngayon, ang tanong, paano mo lalabanan ng Diablo at ang kanyang mga cohorts na hindi mo nakikita? Na ririnig ko pong madalas ang hirap na kalaban itong COVID na ito. Hindi mo nakikita? Totoo po. Mahirap kalaban ang hindi nakikita. So that's why we cannot face spiritual battle with our carnal strength. We need strength from God. And sabi ng Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in heavenly places. There are some people nang sabi po nila, oh, but I don't believe in the devil. Can I tell you this with love? That doesn't make him go away. Just because you don't believe, na sana wala, because there is a literal demonic being at work against our lives. Tunday lang, bakit minsan may mag-asawa, they started so good, pupungay-pungay pang mata, along the way, bakit nagkahiwalay, nasira ang pamilya. He came to steal, to kill, and to destroy. But praise God, Jesus came so that we can have life and have it more abundantly. So that's good news. Halimbawa po, counsel to some couples, praise God, God is a God na talagang nag-aayos ang buhay. Hindi magkasundo mag-asawa, muntik na magkahiwalay, nakakilala sa Panginoon ang asawang babae, nakita niya na naintindihan niya from Ephesians 6:12, nang kalaban pala natin hindi tao kundi espiritu. So he began to change the way she views battles in life. Nang kalabang ko, hindi ang asawa ko. Ang kalabang ko ay ang puwersa ng kaaway na sumisira sa relasyon namin mag-asawa. So he learned how to fight God's way on a higher plane, not in the carnal way. So pinagtiyagaan niyang ipag-pray ang kanyang asawa, ang kanyang marriage, ang kanyang family, and really wage spiritual warfare. At ang nangyari, hinipo ng Diyos ang puso ng kanyang asawa. Kakilala sa Panginoon, and the Lord saved their marriage. Stories like this repeat themselves. Why do we need these sacred lockdowns? We cannot fight the battles of life just by our own carnal. We need a higher power. We need God's power. Praise God. The good news is, it's available. Ito po'y available. At ang mangyayari, tataas ang ating discernment. And sabi ng 1 Peter 5:8, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
So nag-remind ang Panginoon sa kanyang mga alagad, keep watch and pray. Why? So that you will not fall or give in to temptation. Isa sa mga mahina sa napakarami mga tao ngayon, yung pong tinatawag na discernment. They cannot discern that which is from God and that which is not from God anymore. They got mixed up. So mahalaga po ang discernment sapagkat hindi lahat ng boses ay galing sa Diyos. Ang mundong ito, kayang-kaya niyang at apakadali niyang kilitiin ang ating emosyon at ang ating mga nasa. But God's Word will give us the strength to discern that which is right from wrong, that which is the voice of God from the voice of the devil, that which is the voice of faith from the voice of the flesh. And God will give us the strength. He promised it. We will overcome. So, minsan may mga taong nagsasabing, ang Word of God naman, bakit ang hirap? Akala po nila ang Word of God ay pampabigat sa buhay. But upon closer study, ang salita ng Diyos, hindi siya pampabigat sa buhay, pampagaang siya sa buhay. A simple illustration is this, ang isa pong tren, kailanman hindi siya mas magiging malaya kapag ka siya ay tumakbo sa bukirin. Ang tren, kailangan tumakbo sa kanyang train track. The train is not more free kapag ito'y tumakbo sa bukid. Madidiskaril siya, hindi makakarating sa kanyang destinasyon. But if the train will keep itself on the train track, it is free and it is able to reach its destination. Salamat sa salita ng Panginoon. It's our spiritual train track. It will help us to be free and it will help us to reach greater destinations of victory, favor, and success in life. Sacred lockdown, ayaw ng laman, pero kailangan natin sa buhay. So ang salita ng Diyos, hindi siya pampabigat, siya'y pampagaang, pampaayos ng buhay. The fourth and the last that is a benefit or reason why we need to establish these spiritual lockdowns. The fourth is spiritual maturity. Spiritual maturity. This will do two powerful things sa ating pagkatao. Number one is that it will do something with our spiritual maturity and character as a person. Ikalawa, it will do something about the motives of our heart. Spiritual maturity and the motives of our heart. Na tayo'y magiging God-pleaser sa halip na man-pleaser. Look at these words again of the Bible in Acts 4:13. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in scriptures. They also recognized them as, take notice please, men who had been with Jesus. They spent time with Jesus. And because they spent time with Jesus, napakaganda ng impact sa kanila. Ang ugali ng Panginoong napakaganda, mahabagin, maawain, matuwid, na-adapt nila yun. So they talk like Jesus, they speak like Jesus, they act like the Lord Jesus, they have the boldness to do what is right, they're filled with power, and they were able to be used by God. Kaya gumaling ang isang taong lame, hindi makalakad, in Acts chapter 3, doon sa temple gate, and with the convicting power of the Holy Spirit, silver and gold, hebay na, ang sabi ni Peter and John, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nagkahimala. Madaling salita na discern ng mga religious people na nagpe-persecute sa mga Kristiyano noon, they have been with Jesus. Spending time with the Lord will transform our character and it will cause us to achieve spiritual maturity. What a testimony, ano po? Na kapag may nakatabi sa atin, they sense something different in you. Madali kang magpatawad, madali kang maka-bounce back, matulungin ka. The Christ-like character is being seen and developed in you.
Remember, this month's theme is one in Christ's character. We cannot self-generate change. Genuine change happens when you have Christ and when you spend time with God every day. Wala pong lampasan sa prosesong ito. So, mahalaga din yung ating motibo ay naitutuwid. The world is more on the exterior now, on the outward appearance, but God looks straight into the heart. Because I've learned this very early po sa aking buhay Kristiyano. Why is it na ang Panginoon nilalampasan ang tingin sa panglabas, tinitignan agad yung pangloob? I've learned this early because the real you is on the inside of you. Ang tunay na ikaw, ang tunay na pagkatao, nasa loob ng katawan mo. One day this body will just go to dust, but your spirit and your soul, which is the inner you, will still be alive, and it will go to either of the two destinies, sa presensya ng Diyos o sa kapahamakan. So please don't underestimate the importance of the need for us to be changed within. Napakagandang paalala po nito. Madalas kong marinig sa ating pong minamahal na pastor, Bishop Brother Eddie. Sa buhay na ito, itrain natin ang ating sarili. Huwag nating nasain anya ang palakpak ng tao. Ang nasain natin ay ang palakpak ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung ang palakpak lang ng tao, kung ang tao lang ang pumapalakpak sa buhay natin, pero ang Diyos hindi po pumapalakpak sa buhay natin, bali walang palakpak ng tao. So when we spend time with God, it will also impact our motives in our hearts. Paglaanan po natin ang ating panloob na buhay dahil ito ang tunay na mananatili. Magandang paalala ng isang iginagalang na Swedish statesman na naging UN Secretary General during his time, si Dag Hammarskjold, ang sabi niya, "The longest journey is the journey inwards." I like that. The longest journey in life is the journey inwards. Kahit makarating ka ng iba't ibang lugar, pag ang tao hindi nakilalang Panginoon, he failed miserably in his journey in life. Ang mga Israelites po in the Old Testament, sila po ay nakaranas ng wilderness experience and supposed to be ilang araw lang nilang mapupuntahan ang Promised Land, but it took them 40 years because of their disobedience to God. Kaya na-ECQ din sila ng 40 years. Buti na lang tayo ay hindi 40 years ang ECQ, ano ho? Pero sila, 40 years, ikot-ikot lang sila sa wilderness. Alam niyo pong dahilan, because of disobedience. And then God has to prepare people who are ready for the Promised Land. And the Lord showed to me this as I am preparing this message on sacred lockdowns. That if you are not faithful to God during wilderness times, you are not ready for your Promised Land. Ito pong ECQ na ito na ating naranasan, kahit na inip na tayo, please stay faithful. Nawa hindi po ito nasayang. I hope during this ECQ, our attitude is, Lord, what are you teaching me during this situation? Okay? Ano ang tinuturo mo po sa akin sa halip na, naku, kailan kaya matatapos ang COVID na ito, etc. By your attitude, it has not changed. In my personal reflection, nawa ay lalo tayong napalapit sa Diyos. Nawa po ay mas nakita natin kung gaano kadali ang buhay. Nabibilang yung mga more than 200 plus na ang namatay ngayon. More than 3 million ang infected. And it's terrible. Nawa po ay nakita natin na ang mga bagay-bagay sa mundo ay madaling mawala. Nawa ay nakita natin ang halaga at kaiklian ng buhay. Nawa nakita natin na mas mahalaga palang pamilya natin at hindi mo sila pwedeng ipagpalit. At higit sa lahat, nawa ay may plano tayo na kung bibigyan pa tayo ng Diyos ang pagkakataon ng pagkatapos ng ECQ na ito, na haharapin natin ang bagong pagkakataong ibibigay ng Diyos ng may kakaibang pagtanaw sa buhay.
because I really believe this simple reminder that we didn't just get lucky na hindi tayo tinamaan. Natanggap lang natin ang awa at biyaya ng Diyos. Somebody said that it's not how long you lived, but how well you lived in this life. That really counts. Kaya, maganda po yung isang phrase na tinandaan ko noon. If you think that it's your alarm clock that woke you up today, try to put that alarm clock beside a dead body and you will realize that it's not that alarm clock but the grace of God that woke you up today. I'm thinking sa napakaraming mga namatay at sa awa ng Diyos, I am spared, you're being spared. I did not get lucky. God is merciful to me. Mahalagang ito po, I believe, ay maranasan natin so that after these things, you will have a new view of life. Sa ating pong pagtatapos, four things, simple pero mahalaga, ayaw ng laman pero kailangan gawin natin. We need it, this sacred lockdown of spending time with the Lord for spiritual survival, for spiritual renewal, for spiritual victory, and also for our spiritual maturity. In layman's term, walang kalugi-lugi, ganansyang ganansya ka, panalong panalo ka, purihin ng Panginoon. And with this, the difference of the government-declared ECQ, ito ay kailangang enforce o ipinipilit. Ang napansin kong pagkakaiba sa sacred lockdowns ng Panginoon, hindi kanya pipilitin, aanyayahan kanya. Because there is this promise of the Lord that the safest place na pwede kang pumunta na sacred lockdown is that secret place, a place where you know that you're right with God, you're growing in your relationship with God, and you're growing in your intimacy with the Lord. That, to me, is the most important sacred lockdown in this world. By having a right, growing, and intimate relationship with God. It always melts my heart kapag nababasa ko po ang Revelation 3:20. Ang sabi ng Panginoon, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and dine with him and he with me." It really melts my heart because God is sovereign. He owns everything. Bakit kailangan pa niyang kumatok sa aking puso? That's the God who is inviting us to take our safety to him. But we've got to make that choice and decision. At ang sabi ng Panginoon, "I'll come in and dine with him." The sacred lockdown, while it's important, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Pero kailangan, anyayahan mo rin siya sa iyong buhay. That is what spending time with God is about. We're strengthening these very important biblical convictions. Nawa po, tumakbo tayo hindi palayo sa Diyos because every time that a person runs away from God, tumatakbo siyang lalong palapit sa mga mas malalang mga suliranin. Pero yung mga tumatakbong palapit sa Diyos, sila pa'y tumatakbo sa lalong papalapit ng mga solusyon sa buhay. Let us run to God, not from God. By God's mercies, nung bumagsak si Adam at Eva, ang sabi ng Panginoon, "Adam, where are you?" Ngayon ang tanong, hindi ba sila nakikita ng Panginoon? Yes, of course. But then, God is saying, where is that fellowship? Because their fellowship, their relationship was broken. Where is that relationship? Kaya, to the Christian, salamat, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, paid a huge price, upang hanapin tayo
in our hiding places that cannot protect us. And some are even making sin their hiding place. But God is gracious. Jesus came upang tulungan tayong maialis sa mga maling taguan sa buhay and so we can have a sacred lockdown with Him. I've made this as years back as my personal credo. My activities in life should flow from my intimacy with Christ. It will serve as my foundation, my filter, and my focus. Foundation, pinagniningas kong sa tulong ng Diyos ang aking kalapitan sa Panginoon. It's a filter because that is how I select. May mga aktibidades na maglalayo sa akin sa Diyos, aayawan ko yun. May this help us. May we embrace the sacred lockdown of being intimately close and having a right relationship with God. Sa mga nagsasabi ngayon na there are some things in your life probably that they're not going well, the good thing is patuloy pong nag-aanyaya ang Panginoon. Would you come to Him? Because I really do not accept na para bagang ang final destiny ng tao ng kanyang final home ay ang funeral home. I don't believe that. I believe to the Christian, our final home is not the funeral home or the cemetery. There is eternity. Kasi kung ganun lang ang buhay, imagine that kahit namamahalin, if everybody, if your destination is just on that small box, at kahit mamahalin yung box na yan, anumang presyo niyan, pare-parehong ito ay maluluma, masisira, into nothing. Thank God to those who are making right with God habang sila nabubuhay, who are not just protecting their body, but they're also taking care of their soul and spirit, will not regret it. They will live a blessed and victorious life through Jesus Christ. May we desire these sacred lockdowns. Would you bow your head, please? Kung ikaw ay hindi pa tiyak sa iyong kaligtasan at nalansi ka sa iba't ibang bagay ng mundo, I believe God is speaking to you right now. Manumbalik ka sa Panginoon. The sacred lockdown, unlike the government lockdown na pinupwersa, ito'y kailangan natin, subalit hindi ipinipilit ng Panginoon. Ito'y Kanyang ipinag-aanyaya. Because while He is sovereign, God wants us to exercise the gift of the freedom to choose na ipinagtiwala niya sa atin. Choose God. Choose His life. Choose His favor and blessings. At anyayahan din natin siya sa ating mga puso. Can we do that? Would you follow this simple prayer? Sabihin mo ng buong puso, dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong paalala sa aking buhay. Siyasatin mo po ang aking puso. Salamat po sa paalala na hindi ko lang dapat ingatan ang aking katawan. Higit sa lahat, ingatan ko ang aking kaluluwa at spirito. Patawad po sa lahat kong sala, kawalang pagpapahalaga sa dapat na dapat kong pinahahalagahan ang kaugnayan sa iyo. Today, Lord, I'm making a decision. I'm making you my Lord and my Savior. Thank you for your invitation. Salamat po sa iba yung kalakasang naghihintay, pagpapala, himala at tagumpay sa buhay sa tuwing ako'y papasok sa aking sacred lockdown in that sacred place where you will reveal yourself and your power to me more and more. Baguhin niyo nga po ako. And I'm making a decision. I will live my life out of my intimacy with Christ. I give you the praise in Jesus' name. Let me just be the one to pray. Patuloy tayong mukot pumikit. Panginoon, narinig niyo po ang taus-puso na paglapit sa iyo ng bawat isa sa iyong mga anak. Marami kang pusong kinausap, pinalakas. Salamat kayo po'y Diyos ang mapagpatawad. Kayo Diyos na nagpapalakas. Recharge the spiritual and emotional batteries of those who came to surrender their lives to you. And help us, Lord, to establish this sacred
lockdowns na makakatulong po sa aming mga buhay. I-release niyo po ang yung mga pagpapala. Kayo po na mga may sakit, may karamdaman, let's believe God's power and miracle together. Sa pangalan ni Jesus, sinasansala namin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, the demonic lockdowns, bandages of the devil. We cancel them in the name of Jesus. We speak for the power of the blood of the Lamb that is setting people free. Spiritually, emotionally, psychologically, and even physically and materially. Release your blessings, Lord. You are our secret hiding place in this life as we journey the rest of our lives. We truly praise you and thank you. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. If you followed that simple prayer, I believe God did something in your heart. Seek Him every day. He will not fail you. Itas po natin ang ating mga kamay for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His shalom. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us all, now and forever. And always say, Amen and Amen. So God bless us all. Thank you.
Every day.